Amen. Reina sa langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, alleluia, ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, o Birheng Maria, alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng Oktaba ng muling ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal, lalo na sa paglunsad ng ARCAM Roadmap Translation. Mga kapatid, sa mga gawa ng mga apostol, si San Pedro ay nagpapahayag na ang Panginoong Hesus na siyang inaasahan na
Mesiyas ay pinatay. Ngunit siya ay nabuhay muli at tayo'y kanyang tinubos. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, nagpakita ang ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli at halos hindi makapaniwala ang kanyang mga alagad. Ngunit siya ay nagdala ng mabuting balita na maging saksi ang lahat sa pagkabuhay muli. Tayo ay tinatawag na magsasaksi sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa mga sandali na ang buhay natin ay buhay na hindi natin nakikilala o pinahalagahan ang buhay at hindi tayo na sentro sa ating mga puso, sa ating Panginoong Hesus at tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan?
Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya sa Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at ang lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod ay siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tuluyang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia. 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 Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang magpilapiraso niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila multo ang nasa harapan nila. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagulunihanan? Bakit nagalanglangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga aklat ng mga propita at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno na nabuhay muli. Nabuhay muli nga ang ating Panginoong Hesus Nazareno. At tayo po'y tinatawag niya na magiging saksi sa pagkabuhay muli. Dahil sinabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating pong Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versiko 35 hanggang 48, kayo
ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ito pong nasulat sa versikulo 24 sa orihinal na pagkasulat sa Koineo na Griego, Pomes is the martyris tauton. Apat lang po na salita sa Koineo na Griego, ngunit napakalalim. Hermes, ibig sabihin tayo, kayo, tayo yun. Martyris. Maging saksi. Ang ibig sabihin dito, hindi lang na ating tingnan ng mabuhay muli ang Panginoon, hindi lang na ating pag-aralan na siya isang Mesiyas na darating na ipinaasam-asam natin, hindi lang na siya ay nagkaroon ng pagkapako sa krus at nabuhay muli pagkatapos ng tatlong araw, tayo ay kanyang maging saksi. Saksi. Martyris. Akala kasi natin ang salitang martyr ay yung patayin. Martyris, ibig sabihin, pagsasaksi. At bilang pagsasaksi, kinakailangan na ating malaman ano ang tunay na buod ng ating mabuting balita. Ito naman ay pinayag ngayon sa ating unang pagbasa sa gawa, mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 3, versikulo 11 hanggang 26, na kung saan si San Pedro, lalahanin natin kahapon si San Pedro at si San Juan, pumunta sa portico ni Solomon at doon ang isang lalaking lumpo na pinagaling ni Pedro sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli. At sinasabi niya na dahil dito, kinakailangan na alamin nila, una, na mayroong tagapagsimula ng buhay. Sa versikulo 18, Kapitulo 3 ng mga gawa sa mga apostol, ay nasabi, Archigon tis sois buhay. Kung sino yung pinagmula ng buhay, kung sino yung gumagawa ng buhay, ay walang iba kundi ang Diyos. Ang tao, hindi dapat ang siyang kumitel sa buhay. Pero, pinatay ang ating Panginoong Hesus na mga nasa kapangyarihan dahil hindi nila katanggap-tanggap ang kanyang sinasabi, una, tungkol sa pag-ibig sa lahat at higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, sa pagsisisi at pagbabago dahil sila'y nagkasala. Pangatlo, ang paggawa ng mabuti at kanyang pinapahayag paano gumawa ng mabuti. Kanyang pinakain ang mga nagugutom, kanyang tinuturuan ang mga tao ng mga mahirap, kanyang pinagaling ang kanilang mga karamdaman, pinalayas niya ang mga demonyo. Ngunit ayaw ito na mga nasa kapangyarihan sa mga namumuno, sapagkat kasangkot sila sa lahat ng mga katiwalian. Kuminsan ang mga kasangkot sa katiwalian ay pumatay upang idipinsa ang kanilang katayuan. Pero dapat nating tingnan na ang Diyos na siyang pinagmula ng buhay ay dapat nating ipahayag, lalo na ang kanyang pangalan. Kay sinasabi sa ating Salmo 8 ngayon, versikulo 2, na kailangang ating makikita ang kaningningan ng pangalan ng Diyos. At kung makikita natin ang kaningningan ng pangalan ng Diyos sa ating buhay, atin pong bigyang pagpahalaga ang lahat ng buhay at pagpahalaga sa karapatan na mamuhay na dekalidad. Upang mamuhay na dekalidad, kinakailangan ating iugnay ang ating buhay sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at higit sa lahat, ating iugnay
sa pinakasakramento ng buhay, walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang ating ugnayan na malalim sa Kanya ay hindi ugnayan ng walang saysay o ugnayan lang ng espiritu o kaluluwa. Kaya Siya mismo sa ating Ebanghelyo ngayon nagpakita sa Kanyang mga alagad. Ang unang sinabi Niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, verse 26, sinasabi Niya, "Suma sa inyo ang kapayapaan." O sa pagkasulat nito sa Koinoko na Grigo, dahil Koinoko na Grigo ang bagong tipan, Irene Humen, na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating kalooban, sa ating buong pagkatao, upang kung tayo ay naugnay ng napakalalim na ugnayan sa Diyos, ang ating kaibuturan ay nagkaroon ng isang tunay na pagbabago, na linis ito at naging dalisay, at dahil dalisay na tayo, tayo ay namuhay na may saysay. Dahil ang buhay natin ay naugnay sa Diyos na Siyang pinagmulan ng buhay. At dahil Siya yung pinagmulan ng buhay at naugnay ang buhay natin sa Kanya, kinakailangan din na ating ipahayag, o ang tawag ito, martyres, magsaksi tayo para sa kahalagahan ng buhay. Sa ating panahon ngayon, parang wala ng pagpahalaga sa buhay. Tingnan naman natin, may mga gera. Tingnan naman natin, maski dito sa Pilipinas, may patayan kahit saan. O kaya, napahamak ang buhay sa iba't ibang mga bisyo, iba't ibang mga ginagawa na katiwalian. Kinakailangan natin na isentro ang ating puso, isentro ang ating pag-isip sa tunay na pinanggalingan ng buhay, at sinasabi nga ng ating Panginoon sa versikulo 32 na tayo ay mamuhay na may kapayapaan. Kaya sinasabi Niya na magiging saksi tayo. Maging saksi na hindi lang na tayo'y magsasabi. Maging saksi na tayo ay gumagawa ng mga paraan sa atin pong paglalakbay na tinatawag ngayon traslasyon sa Arkham Roadmap, na may 5 taon tayo sa ating paglalakbay. Tayo'y magkakaroon ng isang programa kung paano natin makikitang maging epektibo ang ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, at maging buhay na buhay ang ating pagsasaksi sa buhay at panampalataya sa pamagitan ng ating pakilahok sa misyon ng simbahan, na atin pong isabuhay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madali pong sabihin, isabuhay ang Ebanghelyo. Ang ating Panginoon nag-alay ng Kanyang buhay. Namatay Siya upang ipahayag na hindi basta-basta ang pag-ibig Niya sa atin, na iligtas Niya tayo, tubusin Niya tayo, at yun ang Ebanghelyo Niya para sa atin, na atin ring ipahayag sa iba. Nag-alay na ng buhay ng Panginoon. Paano ba natin pahalagahan ang buhay mula sa sinapupunan hanggang sa pinakahuling yugto ng pintig ng ating mga puso? Paano ba natin pahalagahan ang buhay ng bawat isa upang yumabong tayo na may buhay na dekalidad at ideal? Paano ba ang buhay natin ay tunay na Kristiyanong buhay, na kung saan ang karapatang pantao ay iginagalang? Paano ba natin makita ang buhay na ang bawat isa ay nagpapahayag
na buhay na mayroong pagmamahal o pag-ibig, sapagkat yon ang ating pagsabuhay sa Diyos ng buhay at pag-ibig. Alamin natin, ang Diyos ay buhay at nabuhay muli dahil sa pag-ibig. Naway, mamuhay rin tayo sa pag-ibigan at pagmamahalan, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Minamahal ko mga kapatid, inahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglakbay kasama ni Kristo, ilangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. At atin pong itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling na buhay sa paghati-hati ng tinapay sa Eukaristiya, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong buktong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga nalakbay sa kanyang daan ng buhay. Niling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin ang pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihain para sa mga hinirang upang ang mga nilub mong mabinyagan ay magkamit na iyong tulong ngayon at kailanman
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal na gahain ng sinigang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kay kaysa namang hihiling sisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakinaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ang banal ang makalob nito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Malay, San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilim ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tinisarat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalig kang
ako ay nabuhay, hindi ka iiwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at yung lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo, maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhob ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa kayo sa loob at sa labas ng banal na itim na nasa rinyo kami na ugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform na tapos posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Panginoong Isus ay nabuhay muli upang ang buhay natin ay magkaroon ng kahulugan at ating ipahayag sa iba na ang buhay ay mula sa Diyos. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagwasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kaya bang ginagawan ang pagwasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop-kop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay sinawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Kayong pinagkaluuban ng manubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamti naman niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan at pag-ibig at pag-asa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Purihin natin ang pangsyon ng Espiritu. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.